verse 5, pakatandaan po natin ito. Sumpain ang taong magtitiwala sa kapwa-tao. Inisin natin, 1, 2, 3, everybody read. Thus says the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Ito po ay napakatinding babala. You know, even Jesus, on the cross, ang sabi ni Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Eli, Eli, lama, sabachthani. Yan po ay Aramaic, not even Hebrew, but Aramaic language. My God, why hast thou forsaken me? So, ibig sabihin, mga kapatid, talagang naranasan po ni Jesus yung what it means to be abandoned. Actually, para sa atin yun. Diba? Madalas po natin binabanggit na si Jesus, bagamat siya ay hindi nagkasala, subalit, siya ay naging kasalanan. Upang ako na makasalanan, tayong lahat ay mapawalang sala ng ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. So, yun po ang pinakasentro talaga ng ating meditation tonight, mga kapatid. At, you know, if you are not careful, if you are not vigilant, talagang may isahang ka ng Diablo. Even those people who are well-meant, and it could be the nearest person to you, it could even be your husband or your wife. Kasi pag tumama yon, feel na feel mo. Madalas, ang ginagamit ni Satanas, yung pinakamalapit sa'yo. And if you're not careful, if you're not vigilant, may iisahang ka. But thanks be to God. Totoo ang sabi ng isang author, nang sabi niya, what people say, think, and do is only 10%. Okay? What people, and that's universal term, what people closest or not so very close to you, what people think, say, and do is only 10%. How you react? Ayan. Sigaw niyo, how I react? My reaction is 90%. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. 90%. So, ibig sabihin, bantayan natin ng mabuti ang ating reaction. What a wisdom from the Lord. Isigaw nyo, my reaction will determine whether I am a victim or a victor. And it could be they are very well meant. Maganda ang kanilang puso, maganda ang intensyon. But if you are not careful, if you are not vigilant, nako, maiisahang ka. Kaya sabi po ng Proverbs, my child, keep your heart with all diligence. Sigaw niyo. For out of it are the issues of life. Yan. So mga anak, ang sabi niya, bantayan mo ng mabuti ang mga salita ng Diyos sa iyong puso, sapagkat yan ang siyang bukal ng iyong buhay na tinataglay. So, if you are extra vigilant, mga kapatid, doon pa lang sa salitang sumpain ng tao na titiwala sa kapwa-tao, may panglaban ka na. Kasi ito pong salita ng Diyos ay sandata. Sandata ito, panangga sa lahat ng mga palaso ng Diablo. So this is your armor. This is your defense. Amen? Ito ang iyong panlaban. Kasi kung wala kang panlaban, maiisahan ka. Lalo na sa ating thinking, mga kapatid. Renewing of your mind. Sigaw niyo, renewing of mind. Okay, hanggang dito lang. O sige. Renewing of your mind. Ulitin natin. So, kailangan talaga pala tayo ay handang-handa sa bakbakan.
said it, I fight of faith. I have run the race. So he fought a good fight of faith. Never, never relinquish the dreams in your heart to others. It's you between you and God. That's all. At napakahalaga nito dahil, hallelujah, mabuti na lang ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po nagbabago. Sapagkat laging bago, at laging sariwa, at laging matalas. Matalas, sigaw niyo, matalas. Bakit? Ito po yung magkabilang talim. Kaya sa nabasa natin sa gabing ito, while Jesus was hanging on the cross, tinutuwa siya, ininsulto, niluluraan, ha? Despised. Sabi ng Tagalog na binasa kanina, pati yung balap, yung balbas niya, hinabrut, ha? They punished him severely. Grabe po ang tiniis ni Lord. In fact, sabi ng ibang, mabuti nga doon sa, ano nga ba itong movie, Passion of the Christ, mukhang tao pa doon si Jesus eh. Pero yung tunay talagang account ng Bible, he did not look like a human being anymore. He was like a monster. You can recognize. Sapagkat siya po'y hinampas ng katakot-takot. Grabe po ang tiniis ni Lord. And the reason is, it's because of you and me. That's all. So somebody, bumagsak yung unang Adam, the second Adam had to redeem us. Ransom. Tinubos. Kita niyo mga kapatid? Redeem. Tinubos. Ransom. Kasi kung wala si Jesus, naku, impyerno tayo lahat. Think about that. Kaya kumbaga, yung ating Heavenly Father, napaatras. Nung nagkasala si Adam at Eva, he did not stop there. Hindi naman sila dumereso sa impyerno kaagad. He made a promise. Ano yung promise? I will send my son to redeem mankind. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, sigaw niyo, believes, lakasan niyo, whoever believes in Him may not perish, but may have everlasting life. Yun ang pinakasentro doon, na ang sinumang mangahas sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sigaw niyo, buhay na walang hanggan. Lakasan niyo. Okay. So yan po mga kapatid ang ating dahilan kung bakit tayo ay masipag magdala, ha, ng mga kaluluwa sa mga gawaing ginagawa natin taon-taon. You know, this coming April 17, 18, and 19. At salamat sa Diyos that they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and never be weary. Walk and not faint. Takbo ng takbo para mag-akay ng mga kaluluwa, ngunit hindi napapagod. Lakad ng lakad, ngunit hindi manghihina. Bakit, kapatid? Sino ang nagpapalakas sa'yo? Sino ang nagpapalakas sa'yo? Si Lord. Oo. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. A merry heart has a continual feast. Oh, yung mga tao nagagalak daw, lagi ay tuloy-tuloy ang piyesta. Tuloy-tuloy ang kagalakan. Hindi mananakaw ng Diablo ang kagalakan sa puso mo.
Amen. When you have decided to rejoice, to be happy all the time, walang karapatan na kawin ng Diablo ang iyong kagalakan, ang kapayapaan ng iyong puso. Nako, kapatid, maniwala ka. Intact yan. At talaga, if God is for us, if God is for you, who can be against you? Sigaw niyo, amen. Oh, ganun po yun. Kakampo mo si Lord, eh sino ba ang lalaban sa iyo? 54:17 of Isaiah. No weapon formed against thee shall prosper, and every tongue that rises against thee in judgment, you shall condemn. So may kapangyarihan nga pala. You can condemn those rash judgments. So no weapon formed against thee shall prosper, and every tongue that rises against thee in judgment, you shall condemn. For such is the legacy or the heritage of the children of God, and their righteousness is of me, says the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. So may kapangyarihan nga pala sanggain yung mga palaso na yun na that is being hurled to you by the enemy. Kaya ang tawag ni Jesus kay Pedro, lumayas ka, Satanas. Get behind me, Satan. Si Pedro, hindi naman Satanas. Tao yun eh. Pero yung espiritu ni Satanas, nandun sa kanyang sinabi. And if you're not careful, my friends, wow, grabe. If you're not careful, I repeat, yung pinakamalapit sa'yo ang gagamitin ni Satanas without maybe he or she realizing it. That's why the vigilance is 24 hours a day. Watch and pray, sigaw niyo. Lakasan niyo. That you may not enter into temptation. Sige, that you may not enter into temptation. Okay, so talagang dapat pala tayo mga kapatid, laging handa. Laging vigilant, laging nakatutok. Yan, I think that's the word also. Laging nagbabantay. Bakit? Ang sabi ng Biblia? For Satan is like a roaring lion ready to devour. Maingay lang naman sa bagay ng Diablo. Like a parang leon na umaatungal. Pero huwag ka maniniwala doon dahil hindi naman talaga leon yun eh. Only like a parabagang leon. Eh di hindi totoong leon. Right? Hindi totoong leon. Dahil ang sabi ng Bible, parang ha? Parabagang leon na umaatungal. Bakit? Sino ang tunay na leon? No other than the lion from the tribe of Judah, Jesus. Sigaw niyo, Jesus is the lion from the tribe of Judah. Yan, palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Yan. So Jesus is the lion from the tribe of Judah. Kaya po, i-discern mo ng mabuti. Kaya, lagi kong binabanggit, ito lang ang gera, bakbakan na siguradong panalo ka na. Kung kakampi mo yung namatay sa bundok ng Kalbaryo, lagi mong kasama at tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Oo. Oh, so yun po ang assurance. That's the only assurance. Kaya sabi sa Galatians 6:9, huwag kang manghihinawa kapatid sa paggawa ng mabuti. Hindi ngawa na ngawa, huwag manghihinawa. Do not be weary in doing what is right, what is pleasing before the Lord, brothers and sisters. Because in due time, He will reap the harvest of your labors. Pero mo pag-akay mo na yan ng Oplan 200, katakot-takot na sinusulod mo na yung mga tao,
Sabi ng 14:23 ng Lucas, pilitin mo, kalagarin mo, hilain mo, compelle, sabi ng Latin, ha? Upang ang silid, ang room ng aking Father ay mapuno, wika ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, yun po ay mabuti na nga lang, nakasulat yan sa Biblia, mga kapatid, ano? Mabuti lang nakasulat because we rely on what He says, not what human beings say, but what God says. Amen? So, i-discern mo ng mabuti kung ano yung pinagsasabi ng magsasalita ay talagang galing sa Diyos o galing kay Satanas. Amen? Oh, tatandaan mo ng mabuti at saka kailangan ikaw ay nakagwardya. Vigilant. Isipin nyo to the end of the life of Jesus, He was constantly, mula pa doon sa nung siya'y pinukso. Diba? Sa Matthew chapter 4 verse 4, nung sinagot ni Jesus yung Diablo, not by bread alone. Sabi ba naman ni Satanas, okay, Jesus, we know that you are hungry. You have fasted. Can you change these hollow blocks into golden blocks? Lokong Diablo na yun, namili pa ng brand. Sumagot si Jesus, not by bread alone does man live, but by every word that comes from the mouth of Almighty God. Kita mo na, mga kapatid? Hindi lamang pala sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya ingat kayo, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi, ingat ka. Ingat ka lagi. Oh, palakpakan natin. Naku, talaga. Nga naman, ano. We have to remind one another to be very careful, to be very, very vigilant. I repeat, because if you're not, talagang maiisahan ka ng Diablo. So, yun po mga kapatid ang tinuturo sa atin ng banal na aklat. And you speak about victory, eh sigurado niyo. Sabi ni Paul, 8:37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Huwag ka masyadong bilib na bilib sa mga sinasabi ng tao. Baka ay mapasubo ka. Kaya sabi ng Tagalog, sumpain. Ano ang ibig sabihin ng iba? Parurusahan ng Diyos ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. What does that mean? It means na ang pananalig mo pala, ang iyong focus ay walang iba, wala kung kani-kanino, kung hindi kay Lord, 100%. At makikita mo kapatid ang resulta. Amen? Oh, ito nga, dito nga sa ministry, pabalabalan ra po ang ating mga decision making kuminsan. Kasi you are not alone in making decisions. There are people involved. So, ang tanong, ikaw ba'y magpapadala sa mga pabago-bagong decision ng iba? No. The decision of the Lord is still rock, a strong rock of Gibraltar. Kapag ikaw ay nakaugat sa ating Panginoon, ano man ang mangyari, nakatayo ka pa rin dahil kasama mo ang Panginoon. Isigaw niyo, Amen! Eh, gusto mo na rin lang magtagumpay, manalo, eh, kumampi ka na sa totoo. Amen? Kaya sabi po ng Jeremiah 20:11, sabi niya, the Lord is with me as a mighty and terrible one. Look at the adjective. The Lord is with me as a mighty and terrible one. Old Testament yan. Therefore,
my persecutors will stumble and will not prevail. They will be utterly put to shame, because for they have not dealt wisely and justly, nor will they ever prosper in their schemes, and their everlasting disgrace, shame, and dishonor will never be forgotten. Glory to God. Wow! Kita ninyo ang salita ng Diyos, mga kapatid, ha? Parang napakatindi ng dating, a mighty and terrible one. Oh, 2011, oh. Basahin natin ito. Sawa. 1, 2, 3, read. But the Lord is with me as a mighty, terrible one. Therefore, my persecutors shall stumble, and they shall not prevail. They shall be greatly ashamed, for they shall not prosper. Their everlasting confusion shall never be forgotten. Wow! Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, nariyan yan. Promises ng ating Panginoon yan. Eh, so bakit ang dating parang vindictive? No, it's not vindictive, really. It's the Lord who will do it for you. Kaya ang sabi niya, pag gumawa ng masama ang ibang tao, huwag kang gaganti. Dahil ang sabi ng Diyos, vengeance is mine. Narinig nyo? Ang pag-iganti ay akin, hindi iyo. So, ibig sabihin, pag gumanti ka, hindi nakikilo si Lord. Gumanti ka na eh. Inunahan mo na ako eh. At kapahamakan, kapatid, ang aabutin mo. Kita ninyo, mga kapatid? Eh, biro mo kung yung panalangin ni Jesus doon sa krus. Ama, Ama, tamaan sana ng kidlat, mga to. Eh, di naloka. Baliktad. Well, he could have called legions of angels, Jesus. But he did not. So ano ang kanyang panalangin? Ama, Ama, Father, forgive them, for they know not what they do. Kita mo, kapatid? So ano sabi ni ng New Testament? Ano sabi ni Pablo Apostol? So when your enemies hunger, feed them. When they are thirsty, give them drink. Oh? Drink? Laso ng ibibigay ko doon. Hindi. Pag sila igutong, pakainin mo. Nauhaw, painumin mo. O ano ang mangyayari? Ano susunod na verse doon? Okay. So, ang iyong kaaway pala, pag pinakain mo, nagutom sa pinakain mo, nauhaw, at pinainom mo, ano ang sabi ni Pablo Apostol? Para bagang tinatuman mo siya ng nagbabagang uling sa kanyang tuktok, sa kanyang ulo. Dahil sa kahihiyan. Dahil kahit siya gumawa ng masama, sinuklian mo ng mabuti at tama. Oh, kita mo? Mariyan ba kayo, mga kapatid? Nakikinig ba kayo? And then Jesus said, love your enemies. Ayan na naman tayo. Love your enemies. Pray for those who persecute you and calumniate you and speak all kinds of evil. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. Naku, Father Archie. Matindi. Yan ang bagong tipan. In the Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Binanatan mo ako sa ngipin, banat din ako sa ngipin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. And then Jesus said, if they slap you to the right cheek, offer the left. If they stone you, huwag mong babatuhin. Bigyan mo ng tinapay. Oo, tinapay paddle na nasa garapon.
at ihampas ko sa kanila. Wag. O pinapahinga, kaya lang nasa garapon. Pag tumama, basag, basag yung garapon sa ulo. Huh? Oh? So, simple lang po ito, mga kapatid. That's the reason why talagang naman, dulo niyan, kung wala si Jesus, saan na lang tayo? Hmm? So, yan ang dahilan kung bakit si Jesus, mga kapatid, katakot-takot ang dinanas niyang hirap, hampas, condemnation, sabi ng Biblia, latay, mga sugat. Ano sinasabi niya? Na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, pinagaling ka na ngayong gabi. Pinagaling ka na. Amen? Okay. Sa pamamagitan pala, blood, ng mga latay ni Jesus, pinagaling ka na ngayon. Ang kinin mo na, na pinagaling ka na. Purihin ang ating Diyos. Ha? Huh? Okay? Sabi niya, by His stripes, you are already healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, pinagaling ka na. Kahit hindi mo pa nararamdaman sa katawan mo na pinagaling ka na, pero sabi niya, pinagaling ka na. So, ulit-ulitin mo na yan. Thank you, Lord. Pinagaling na ako. Sigaw niyo. Ulitin natin. Palagpakan natin ang ating Diyos. Ganun yan. Alam namang angal ng angal ka. Lalong titindi yun. Hindi talaga, Father Archie, napakasakit itong balakang ko. Nakakairos! O di, sige. Sige. You keep complaining. At lalong lalala yan. Dalawa lang klase yan. It's how you react. Pag ikaw ay angal ng angal, asahan mo, kapatid, lalong lalaki ang problema mo. Tinitingnan po kayo, mabuti. But reverse, change your reaction. Start praising the Lord. I did not know this before, but now I know. Sinashare ko sa inyo. Ibahin mo ang reaction mo. Instead of complaining, say thank you, Lord, sa mga pagsubok na ito. Dahil alam ko, sabi niyang iyong salita, na may maganda kang layunin sa lahat ng pangyayari. Kita mo na? Marinig niyo? Oo, oh, yan mga kapatid, ang 8:28 ng Biblia. Always. That's why hindi lang do you have to memorize the Bible, the Word of God, you've got to put it into your heart. Let it work for you. Ay, wala akong time, Father Archie, magbasa niyan. Diyos ko pa, ang dami kong lalabhan. Ang dami kong mga anak. Ang dami kong trabaho. Pag umuwi pa ako, late na, matutulog naman. Pag-ising, trabaho din naman. Bakit kalabaw ka ba? Wala kang tigil sa katatrabaho. Buti pa nga yung kalabaw, nagmamadpak. Doon sa Antipolo, makakakita ka pa ng kalabaw doon. Wow! Nasa painin-inin doon sa putik. Kasi mainit eh. Mainit yung araw, pero pag gumanong gano'n na, wow, madpak pa. Yan ang inadapt ng mga spa and beauty parlors. Mas matalino pa yung kalabaw eh. Ang kalabaw, kahit hagupitin mo yan, pag ayaw na magtrabaho, baka suwagin ka yan. Magre-rest na yan. Sabi-sabi ko, Noy, palabugin mo na sa karabaw, yung damulag. Kalabaw. Time to rest, time to relax. That's why itong April 17, 18, 19 natin, is a time, it's a Shabbat Shalom, really. Purihin ng Diyos. Amen! It's time to relax. Amen? It's time to let go and let God. So, don't worry. Don't worry. Be happy. Palakpakan ng Diyos. Wow.
That's the meaning of Shabbat Shalom. Yan ang ibig sabihin ng ating ginagawa taon-taon, mga kapatid. Glory of your busy schedule. Sabihin mo sila na sa halip na pupunta pa sa yan, dyan sa dagat, relax ka dito. Matsunami ka pa dyan. Yan ang inabot mo. Put God first, my dear friends. 6:33 of Matthew, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all the rest shall be added unto you. Kita mo? So, ibig sabihin, pag inuna mo pala ang ating Panginoon, lahat ng minimipin ng puso mo, susunod. Amen? Susunod yan. Walang kaduda-duda, ino, you get involved with God's family, He will get involved with your family. Amen? He will get involved with your family. Unahin mo muna. So, inuna mo ang pag-aakay ng mga kaluluwa, ha? Makulit tayo every year, at least.